we will have a serious break and talk about this important topic. Importante po ito, no, na magandang madaanan po natin sa ating session, no, every Sunday. And I hope that, alam nyo, may talagang ma-apply po natin ito. Kasi crucial, kapag hindi po natin ito gagawin, nako po, nanganganig po ang pangalan ng Panginoon. Lalo po sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwelahan, at kung saan man tayo. Dahil hindi naman po, araw-araw nakikita po tayo. Definitely, umuwi tayo sa ating mga bahay. Definitely, nagtatrabaho tayo at tayo ay nag-aaral. So, crucial po. And whether you like it or not, you are wearing the tag, Jesus follower. So, ano kaya ang kanilang perspective patungkol sa mga followers ni Jesus Christ? Amen. Sa pamamagitan ng buhay mo. Nakaka-bless ba o nakaka-stress? Kasi ang daming Christians po, bagamat magaling mag-worship, magaling mag-pray, nakaka-stress. So let's talk about excellence. Sabi mo nga, excellence. Hindi nga isigaw niyo, sabihin niyo, excellence. Excellence. Diba? Excellence po is never an accident. Ang excellence po ay hindi accidenting nangyayari. Yung perfect na Sunday service, perfect na life group, o ang project mo na nag-top 1 ka, okay, o nag-top 1 ka sa department ninyo, hindi po siya, ay, aksidente lang. Hindi po siya aksidente. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi siya aksidente. Ang excellence ay palaging resulta po yan ng high intention, sincere effort, and intelligent execution. It represents the wise choice out of many alternatives. And I wanna tell you, choice determines your destiny. Hello? So, magpipray po muna tayo. Nagpray na ba tayo? Hindi pa, let's pray first. Lord, maraming salamat for what you are doing in our church. Thank you for you are doing a great thing in our lives. And we want more. Ayusin mo pa ang aming buhay. Wala namang kaya mag-claim na perfecto dito kasi pine-perfect mo pa kami. Hinahasa mo kami. Natulungan mo po kami ngayon na mamulat sa direksyon kung saan mo kami gustong, alam mo yun, pumunta. And we want to represent you well. In our workplaces, in our homes, Lord God, in our schools, in our communities, in Jesus' name, everybody say, amen. John 10:10, sabi po rito, the thief comes only to steal and kill, okay, and destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Can you say life? And can you say full? So, ang sabi, the thief comes to steal, kill, and destroy. Nakita nyo po nangyari po sa tama ba, sa Korea? Kung saan they celebrated Halloween and definitely, pag sinelebrate mo talaga ang galaw ng demonyo, yan po ang mangyayari. So, ganyan po ang galaw ng demonyo. Pag pinapasok mo sa buhay mo at in-entertain mo, definitely, hindi pwedeng hindi kasirain, hindi pwedeng hindi ka pagnakawan, at hindi pwedeng hindi ka patayin. Pero ang ating Diyos, na si Jesucristo, ay pumunta po dito sa lupa para tayo ay magkaroon ng buhay, sabi niya dito, to have life, at hindi lang magkaroon ng buhay for us to have it to the full. Come on. Naku po, walang excited dyan. Parang yung mga, parang hindi full ang mga buhay natin ngayon. Parang alulungkot natin. Diba? Are you having a, you know, life not to the full? Now, I want you to know, okay, ano ba ang Greek ng life? Okay, word ng life. Life is Zoe. Sabi mo nga, Zoe. Meron po ba rito ang pangalan nila, Zoe? Ang ganda.
Ang ganda, pwede nyo pong ipangalan sa inyong mga anak. Zoe. Life is Zoe. At ang ibig sabihin po ng Zoe is a state of one who is possessed of vitality, absolute fullness of life, which belongs to God. Hindi po ito yung fake na parang ang saya-saya niya na nagpo-post sa YouTube na parang ang perfect ng buhay. Pero sa totoo lang, di ba, ang daming mga dramas ang buhay. Okay? Kaya po, ngayon po sa nangyayari po sa social media na akala nyo perfect yung fina-follow nyo, tina mo, meron silang mga baho at naglalabasan na sila ngayon ng baho. Is that life that you want? So, ang Zoe po ay buhay, you know, punong-puno ng vitality, punong-puno, you know, fullness of life na galing po sa Panginoon, that is Zoe. Kaya, ang isang taong talagang may relasyon siya sa Panginoon, makikita mo, nagniningning ang mata, masaya kahit walang pera. Hello? Sino dito yung may pera ka pero malungkot ka? Sino naman dito yung may pera siya pero masaya siya? Pero wag naman laging walang pera, ha? Mahirap din na walang pera. Okay. So, ganyan po accurately dinefine ng Greek ang salitang Zoe. So, when you say, for us to have life, you know, that's a life of vigor, a life of, alam mo yun, full of colors, diba, of joy and peace. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. At hindi lang po yun, yung full naman, do you wanna know the meaning of full? Full is perusos. Can you say perusos? So sabi niya, life? At hindi lang life, but life to the full. Ano ibig sabihin ng life to the full? It means exceeding some number and measure. So kung nakakakita ng madami, ito po umaapaw. Over and above, more than is necessary, super, diba, super added, like it's super loaded. Hello? Exceedingly, abundantly, supremely, something further, more, much more than all, superior, extraordinary, surpassing, uncommon, diba? More eminent, more remarkable, more excellent. Ayun, ito po ang meaning ng excellent life. So, hindi lang yung masayang buhay, hindi lang yung buhay na puno-puno ng joy, ng peace, pero ito po yung you are cut above the rest and you are living an excellent life. Kaya pala sa Biblia, yung mga tao na nababasa natin, hindi sila perpekto. Di ba? Nakakasala. Pero makikita po natin ang buhay nila, kagamit-gamit at excellent. Moses, excellent. Joshua, excellent. Elijah, excellent. Elisha, excellent. Paul, excellent. Peter, excellent. Hello? At galing po ito mismo sa bibig ng Diyos. So, kapag pala tinanggap natin si Jesus, ito ang umpisa ng buhay na excellent. Hello? Hello? Ito po, hindi po excuse. Okay, pero, hindi po excuse, hindi ko alam yan eh. Pero malalaman mo rin at cha-championin mo rin. So, hindi natin sinasabing champion ka agad. Hindi po natin sinasabing kabisado mo agad, magaling ka agad. Pero yung path, papuntang path ng excellence. So kung hanggang ngayon, pucho-pucho pa rin, kung hanggang ngayon, alam mo yung hindi dekalidad, then magtanong na tayo, Lord, nasaking ka ba? Kasi parang wala akong gana sa excellence. Parang gustong-gusto ko yung madumi. Gusto ko talaga yung imperfect. Gusto ko yung magulo. Dali lang. Kapag gusto mo na magulo at gusto mo na madumi, tanungin mo, sinong nasa akin? Kasi si Jesus, nung siya ay bumangon kay sa grave, tinupi pa niya yung cloth na pinagbalutan sa kanya. Tapos tayo, hindi natin matupi ang ating mga higaan.
Tapos i-invite mo yung nanay mo, ma, tara, punta tayong church, anak. Tupiin mo muna yung komot mo. Hindi mo maayos yung higaan mo. Sa makatawid, tingin mabuti sa akin yung manifestation pala na born again tayo, umaayos yung kwarto mo, umaayos yung bahay mo. Hello? Umaayos yung schedule mo, umaayos yung pag-aaral mo, umaayos yung trabaho mo. Hindi yung parang, alam mo, simula na born again ka, parang gumulo ka na. Andali kapatid, tanungin mo, sino ba? Yung thief ba yung pumasok sa akin o yung si Jesus? Kasi si Jesus, pag pumasok sa'yo, life and life to the full. Ako, wala akong kausap. Hello? 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 Grabe si Jesus. So, hindi ko sinasabing perfect, pero papunta doon. Hindi ko sinasabing excellent ngayon, pero papunta doon. And we want excellence. Not perfection, but excellence. Hello? Number one. Okay? Are you excited about this? Amen. Sino dito gusto maging excellent ang kanyang buhay? Unang-una, ano ibig sabihin ng excellence? Saan siya dapat nagmamanifest? Unang-una, kailangan nagmamanifest sa ating pag-ibig sa Diyos. We must have an excellent love for God. Can you say excellent love for God? Yung love kay God na hindi putyo-putyo. Alam mo, pag nakita mo ang Biblia, ayaw talaga ni Lord ng putyo-putyo. Ayaw niya ng putyo-putyo. Kapag yung offering mo hindi excellent, ayaw niya. Huwag ka na lang mag-offer. Ano po sabi dito? Amen. Take. Introduction of 1 Corinthians 13. Ang sabi dito, kay 1 Corinthians 12:31, sabi niya, now eagerly desire the greater gifts. Love is indispensable, and yet I will show you the most excellent way. And so, yun na, nakita po natin sa 1 Corinthians 13, iniisa-isa na niya. Ano ba yung excellent, you know, ano ba yung mas excellent? So, iniisa-isa niya kay yung dominance, yung importance, kay yung theology ng love. And so, in 1 Corinthians 13:13, present na, ending sa niya, and now these three remains. Faith, hope, and love, but the greatest of these is love. So makikita natin yung word na excellent, makikita po natin yung word na greatest. Kaya tanungin nyo po sa buhay nyo, okay, sa pagbibigay nyo sa Panginoon, sandali, excellent ba to? Is this the greatest? Hello? Hello? Sa ministry nyo, is this excellent or is this the greatest? We must always choose, hindi yung okay na yan. We must always choose the greatest. We must always choose the most excellent way. At look at this, present na Biblia na kailangan talaga nating mahalin ang ating Panginoon excellently. In Matthew 22:37-40, ang sabi po dito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And of course, the second is like it. Love your neighbor as you love yourself. So, importante po that tayo ay excellent sa ating pag-ibig sa ating Panginoon. Papaano yun? Tanong mo sa akin, papaano? Sige, tanong mo sa akin, papaano? Unang-una, kailangan yung buhay natin offered wholly and completely to Him. Wholly and completely to Him. In Romans 12 verse 1, sabi rito, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, importante, unang-una, taasan kami na gusto ng excellent na buhay, mag-uumpisa siya kung excellent ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Do you love God excellently? Alam mo ba ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon? Excellent. At minahal ka ng Panginoon? Excellent.
Si Jesus ang pattern ng excellent life. At hindi kanya tinuring putyo-putyo. Dapat wag din natin siyang ituring putyo-putyo. Kailangan sukuan ng buhay. We need to offer our bodies as a living sacrifice. Question, sinuko mo na ba ang lahat sa Panginoon? Sa Kanya ba ang puso mo? Sa Kanya ba ang isip mo? Sa Kanya ba ang pangarap mo? I-report ko po sa inyo ang pinakamalupit at pinakamalaking nakawan na nangyayari ngayon. Ang nakawan ng pangarap. Sino bang nanakaw? Social media. Hindi ka na nangangarap para sa Panginoon. Yung pangarap mo, nakuha na ng mundo. Kapag iniisa-isa mo ang pangarap mo, hindi na yung pangarap ng Diyos. Kapatid, kung gusto mo ng Zoe na buhay, gusto mo na excellent na buhay, then dapat na nakuha ng Diyos ang puso mo, nakuha ng Diyos ang isip mo, nakuha ng Diyos ang kaluluwa mo, nakuha ng Diyos ang pangarap mo. Kaya mamaya po pag-uwi ninyo, I want you to meditate. Lord, ano ba mga pangarap ko na sa buhay? Coaches, ano ba mga pangarap niyo sa buhay? Baka tinatawid na lang natin ang pagdi-disciple. Mga life group mentors, ano ba pangarap niyo sa buhay? Baka niraraos niyo na lang. Pero iba na ang pangarap ninyo. Naghihintay na lang kayo. Alam mo yon, parang ito ay, alam mo yon, waiting area. Pag nakakita na kayo ng, alam mo yon, na ito na, iiwan nyo na ang Diyos. Hello? Nasa ira na po tayo na selfish na lahat ng tao at nagiging makasyarili na ang pangarap at direksyon. Hello? Ang totoong buhay, mag-uumpisa yung life, yung Zoe, at mag-uumpisa ang excellent life pag totoong inalay mo ito sa Diyos na excellent. Alam nyo ba na ako ay nahuhumali ngayon sa science dahil yung anak ko, tinuturuan ko. Alam mo, masalo ko na in love kay Lord eh. Kung gaano siya ka-excellent eh. Ang excellent mo, Lord! Hindi kita pwedeng, alam mo, kaibigan lang. I am a friend of course. Alam mo, siya ang magsasabing friend kita, pero hindi ko pwedeng ituring lang siya. Oy, buddy. Hello, buddy. Kasi pitikin lang niya ako, wala na ako. Kasi ang laki ng universe, hawak lang niya universe. At kung paano niya nakreate ang mga hipopotamo, sabi ko, Lord, grabe ka. Ang mga giraffe. Sorry ah, kasi nung bata pa naman kami, hindi kami nag-field trip. Ngayon ko lang kailangan pala i-field trip yung mga anak. Sabi ko, doon ako yung nababore na gini. Alam mo yung nakakita ako ng giraffe, first time, para ako napuspos, parang gusto ko talaga mag-tongues, parang masislain ako. Sabi ko, God, ang perfect mo! Tapos kung ituring mo si Lord, parang, oy, buddy, hello, buddy. Kapatid, hindi basta-basta yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Hello? 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 Pampihira, walang-walang yung earth, walang-wala. Ang earth ay nasa Milky Way, at yung Milky Way, isa lang sa napakadaming galaxies na nasa universe. Paano mo yung makukomprehend? Paano mo mapafathom si Lord? Tapos sasabihin mo, Lord, pasalamat ka, ha? Pasalamat ka, naglilingkod ako sa'yo, ha? Pasalamat ka, Sunday, 2 hours, dinededicate ko sa'yo. Pasalamat ka, 10% binibigay ko sa'yo, ha? Are you sure? Hindi ba dapat ikaw yung magpasalamat na, Lord, who am I that you are mindful of me? Hello? Alam mo, hindi ka magiging masaya kapag hindi buo, kapag hindi mo buong binigay ang buhay mo sa Panginoon. At alam mo, pinakamataas na worship ay hindi lang yung pinakamalakas kang kumanta sa church. Pero lakasan nyo rin, guys. Pero alam mo, pinakamataas na worship, yung buong buhay mo na ay binigay mo sa Panginoon. Ako po, muntik
na makuha ng mundo, buti na lang tinawag ako ng Diyos ng universe. Sabi niya, faith is sa akin ka. Hello? Sa akin ka, magpapastor ka, magpo-full-time ka, wala na mas tataas dyan. Although hindi ko sinasabi yung full-time tayo lahat. Pero Lord, hindi ko, ayoko maliitin ang sarili ko dahil pastor lang ako. No, I'm a pastor. I'm a servant of God. God called me. Hindi, ay, usher lang po. Ay, pambihira, taas mo yun noo mo. Usher po ni Lord. Hello? Surrendered life, ang pinakamataas na worship. Kapatid, hindi kasi ako masaya. Alam mo yung minsan, nadidepress. Alam mo, parang may kulang. Kakapi-kapi ka pa, di ba, with your church. Alam mo yung parang may kulang. Tapos, papost-post ka pa na mga kung ano-anong sinishare mo. Di ba? Na parang mga hugot. Pag tinitignan yung page mo, parang hindi ka Kristiyano, parang may kulang. Alam mo, ganyan ako, anak na ako ng pastor, pero mahugot ako eh. Nung hindi ko pa sinusurrender yung buong buhay ko sa Panginoon, mahugot ako sa mga kaibigan ko. Alam mo yun? Alam mo yun? Pero alam mo yun? Hindi mo naman masabi kung ano yun. Basti, alam mo yun? Yung alungkot lang talaga. Ganyan ako, bago ako mag-graduate. Grabe, sasaya lang pala tayo kapag buong buhay mo binigay mo kay Lord. Pag hindi buo, ay nako pa, puro ka hugot. Di ba may buhay ba sa hugot? Ha? Ha? May buhay ba sa pagdadrama? Alam ko mahirap ang buhay ngayon, pero take it from the Bible, sabi niya, life. And life to the full. Palakpakan po natin ang Panginoon. Susi, bigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Hindi lang po yon, hindi lang mag-uumpisa ang excellence. Okay, hindi lang po siya mag-uumpisa sa pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Pero pangalawa, sa pagdidesisyon na paglingkuran ng Panginoon excellently. Tingin mabuti sa ilong, ay ilong ko tuloy. Tingin mabuti sa mata ko. Come on, tingin mabuti sa mata ko. Naglilingkod ka ba kay Lord ngayon? O hanggang ngayon, puro ka upo sa church? Pinadala ko po si Marian, Coach Marian, sa isang church. Kung saan, sabi ko, go to that church. I want you to see it. And then we brought the Puso team. You know, my church. Pupunta, kaya ngayon didesisyon ako, dalhin lahat ng leaders natin doon sa July. My church, na lahat ng members naglilingkod. Walang pagod. Walang pagod. Alam mo si Coach Norman, pagod na. Kaya nga, hindi naka-live kanina eh. Archikarabarabaraba. Love you. Si Ate Chris, pagod na. Hello? Pero may church na hindi lang isa ang worship team, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Lima, anim, pitong worship teams. Lahat naglilingkod. Hello? Ilang libo sila? Lahat yun, shuffle, naglilingkod lahat. Singapore yung, galing pa Malaysia, pupunta sa Singapore. Para maglingkod. Tayo kasi gusto natin pinaglilingkuran. Kasi ang dami natin reklamo sa church. Alam mo, pastora, ito ha, tingin ko lang eh. Alam mo kung gagawin natin to. Alam mo, kapatid? Kapatid, okay ang suggestion mo. Okay, ang ganda. Mag-suggest kayo ha, huwag kayo matakot. Pero sana, gawin mo. Ikaw ang hinihintay. Alam mo, pag nag-serve ka na, gaganda yung church. Hello? Kumakanta ka. Sana i-offer mo kay Lord. Hello? Doon sa church na yon kinukuha na ng mundo yung mga worship leaders nila. Sabi ng worship leaders nila ng band nila, no, 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 no. I want you to see it. Gusto mo lahat tayo pumunta sa Singapore? Kumakanta ka, Lord? Ino-offer ko to sa'yo. Offer mo kay Lord.
Magaling ka sa graphics? I-offer mo kay Lord. Hello? Ang damang dapat ayusin sa simbahan o yung talent mo para maayos, i-offer mo kay Lord. Tingnan mo si Benson. Tingnan mo, hindi lang guwapo. Kasi ng iba hanggang guwapo lang eh. Ino-offer kay Lord. Ilan dito yung nag-excel sila na photographers na ngayon sila professional? Bakit na? Ino-offer nila kay Lord. Ilan sana, huwag ka umalis kay Lord pag gumaling ka na. Hello? 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 Sana may isa sa isang linggo na, Kuya Asher ako ah, mag-serve ka kay Lord. Hindi makukumpleto kung wala kang ministry. Mag-minister ka. Kapatid, tuldukan na natin ngayon. Taas ang kamay lahat mag-ministry. Ayun, may hindi pa rin natataas ang kamay. Mag-ministry na tayo. Hello? O ngayon, may anak si Ate Janine na 7 years old. Pakantahin nyo na sa church. Lahat ng mga bata natin, 6, 7, 8, lahat siyan pagtitraining ko na mag-bass, mag-drums, mag-guitar. Because we want to see even the, ngayon po na, dapat mas bata naglilingkod kay Lord. Yung pag-aaral ng pagbabasa, yung anak ko, tinuturo ko na magbasa. Nalaman ko ngayon, dapat pala nag-umpisa sa 0, 1, 2. Eh dati, pinag-aaral natin math, lahat, English, pag 7 na, 8. Sa science, hindi umuobra yun. Sakit na sa ulo nila. Ayoko na mag-aaral, mami. Pero kapag the more na mas maaga na naglilingkod kay Lord, the more na tinitrain mo, pambihira. Train the child. Kapag bata siya, in the way he should go, maniwala ko sa akin, pag tumanda yan, hindi na yan mapupull out ng demonyo. Amen? Hello? Taas ang kamay ng gusto, lahat ng edad maglilingkod na kay Lord. Uy, mga nanay, ay 7 pa lang anak ko, umpisa mo na ngayon. Caleb, si Caleb, 5 years old, maglilingkod na yan kay Lord. Mag-a-asher, Kuya Abraham, andito ba? Andito si Kuya Abraham? Ha? Nasa third floor, maglilingkod kay Lord. Kunin na yan, i-recruit na lahat, mag-a-asher. Di mo yung katabi mo, sabi mo, maglilingkod ka kay Lord. Ngayon, kung naglilingkod ka, best ba? O tira-tira? Hindi kasi kay Lord, okay na yan, putyo-putyo church naman. What? Tinan mo si David, 2 Samuel 24:24, sabi niya, I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. Best dapat! Hello? Ako, pangarap ko, pag nag-aaraneta tayo, eh, hindi na professionals, tayo na mag-handle. Taas ang kamay, excited dyan. And kailangan magpa-train tayo ngayon. Ito na yung panahon kung saan lahat tayo maglilingkod sa Diyos. Faithy, hindi lang ikaw ang pinili. Para ikaw lang ang, ano yun, ikaw lang naglilingkod, ikaw lang magaling. Coach Norman, usap tayo ngayon, tara. Tayo ka. Tayo ka, Coach Norman. Ikaw lang ba magaling? Ikaw lang ba pinagpala? Hello? Lahat tayo maglilingkod sa Diyos. Kailangan natin ng mga photography skills nyo. Kailangan natin ng mga camera tricks nyo. Kailangan natin ng mga directing skills nyo. Kailangan natin ng mga ushering skills nyo, mga pa-cute skills nyo. Even ang ating offering, tira-tira ba? Kapatid, kapag natitempt ka na, ba't ko ibibigay yung tithes ko? Bigay mo! You know why? Diyan ka pa. Kung akala mo, ninanakawan ka ng Panginoon, maniwala po kayo sa akin, test nyo ang Panginoon. Kung ibibigay mo yung best mo, Lord, I offer my tithes to you. Nanginginig pa, Lord, best ito. Hindi ko to binawasan. Best to. Tapos may offering pa. Tigdan po natin. Sandali lang, parang ang gaan ng finances ko. Tira-tira ba? Excellent.
excellent life comes from the idea that God deserves our best sacrifice, offering, and service. Sabi mo sa katabi mo, maglilingkod na ako. Amen. Amen. Hello? Nga pala, ah, kung lahat tayo naglilingkod, wala mapapagod. Ang dami na nga na-exhaust na. Bakit? Di ka naglilingkod eh. Pagod na. Nasabihin nyo, ba't yung usher hindi humingiti? Pambihira. Ay, low, isang taon na sila nag-hi sa church. Wala pa silang kapalit. Okay na, mamaglingkod ng buong buo. Pero kailangan nila magpahinga. Arat na. Okay. Sino ba yon? Kanino ba yon? C is this. Excellent. Excellent. Okay? When it comes to loving God. And see how. When everything we do it for the Lord. Colossians 3:22-23. Ito ang matindi. Listen to me. Pag ang love mo kay Lord ay nadala mo na sa labas ng church. Wala akong kausap. Wala talaga akong kausap. May kausap po ba ako rito? Ito yung pinakamatindi na para sa akin, ha. Kung yung love mo kay Lord, nadala mo na sa labas ng church. Colossians 3:22-23. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Paano natin mamahalin ang Panginoon excellently? Sandali lang, ah. Hindi lang ako magaling dapat mag-pray. Hindi lang dapat ako magaling mag-worship. Hindi lang dapat ako magaling mag-disciple. Tapos hindi lang dapat ako magaling sa loob ng church. Tingin mabuti sa akin, ang dami. Christians, ang galing mag-pray. Ang tindi talaga, pray ka. Sure, pastor. Come on, close your eyes. Naman, nanginginig pa yan. Bow your heads. O, ang galing mag-pray, ang haba. Worship, ang tindi. Galing mag-disciple. Pero hindi niya nadala yung excellence sa trabaho niya. Yung sabi ko nga kanina, hindi nakaka-bless, nakaka-stress. So, sinagot ni Paul yung social responsibility natin sa tao, and that's who we are. When we are outside the church, are we living an excellent life? Hello? Ibig sabihin, may duty tayo kay bilang employee sa ating employer ng obedience natin, hindi lang kapag yung mata niya nasa atin. Sino po rito yung pagwala yung boss niya, nagwawala siya? Come on, Facebook! Come on! Diba kung ano-ano, pero pag nandiyan yung boss niya. Sabi ng Biblia, ito ang totoong Kristiyano, ito yung Zoe, ito yung life to the full. Is, kapag ka, kahit wala nang nakatingin sa'yo, you will still obey your boss. And sabi rito, sincerity of the heart and reverence for the Lord. Hello? Huwag lang tayo magaling mag-pray. Huwag lang din tayo magaling mag-worship. Huwag lang din tayo magaling mag-disciple, pero palpak sa trabaho. Hindi obedient. Or pabida pag nakatingin lang. Tapos hindi sincere, hindi magan, hindi binibigay ang best. Hindi maganda po na magaling lang tayo sa ating church. Alam mo, ang gospel sa ating mga magulang ay yung excellence natin sa loob ng bahay. Alam mo ba ang totoong gospel sa ating mga bosses ay yung excellence natin sa ating trabaho? Alam mo ba ang totoong gospel sa ating school na mawiwin mo ang inyong mga schoolmates, mawiwin mo ang teachers mo, ay ang excellence mo? Hindi ko sinasabi, alam mo, hindi ko sinasabi na kailangan talagang top one. Pero sinasabi ko is, ang sasabihin ng mga tao, iba to, binibigay niya yung best niya. Ano sikreto mo? Kasi yung trabaho ko, ang nasa isip ko, ginagawa ko siya para kay Lord. You know what? Ang taka ko si Joseph. Tinapon na. And then, nanilbihan siya, nagkaroon siya ng amo.
'di ba? Grabe, yung amo niya na-bless dahil sa kanya. Tinapon siya, nakulong siya. Nagulat ako, yung loob ng kulungan na-bless dahil sa kanya. Nakalabas siya ng kulungan. Napunta siya sa hari. Yung hari at yung buong, hindi lang buong Egypt, pero buong mundo na-bless dahil sa kanya. That's Zoe. That's excellent life. Hindi kasi, siguro kapag ka, pangalawa na ako sa hari, hindi eh. Kapag katulong ka, alam mo yun, hindi kasi ngayon eh, nasa Jollibee lang ako, crew. Kaya hindi ko binibigay yung best ko. Kapatid, I think, kaya na-promote si Joseph kasi dun sa maliit, ginagawa niya yung best niya. Biruin mo kahit sa loob ng kulungan, naging in charge siya. Nahiiyak ako ngayon kasi bakit? May isang country kung saan, nakalimutan ko yung country na yun. I-chat ko, i-Facebook ko, okay. Sorry. Pero totoo, may isang country na ang sabi ng gobyerno, kunin yung mga Christians dyan. Totoo to. Bakit? Kasi yung mga Christians magagaling magtrabaho. Hello? Eh dito sa Pilipinas, mga Christians, wag Christians. Eh bakit? Nagba-Bible study, sa trabaho nagtitext, nagpa-follow up. Ang galing nila sa church, pero nakaka-stress sa trabaho. Hindi sila blessing. Dapat dito tayo angat bilang Kristiyano. Hello? Hello? Even sa school, baka magaling tayo sa church, pero mahirap tayo maging groupmate. Mahirap ka ba maging groupmate? Hello? Kahit hindi ka na magaling sa math, basta maganda kang groupmate. Sige pare, anong gagawin? Sige. O ako na yan, sige. Medyo mahina lang ako dito, ah, pero tulungan niyo ako. Kaya nga group, di ba? Eh, ba't hindi natin madala yung classmates natin sa pang nahihiya tayo? Bakit? Alam mo, na, ang hirap mo maging groupmate. Alam mo, kaya hindi ka makapag-share eh. Uy, tago na lang natin na Kristiyano ko. Eh, bakit? Hirap ko maging groupmate. Lagi akong pasaway, lagi akong late. Nahirapan tayo mag-preach. Bakit hindi tayo excellent sa school eh? Okay, mga bata, mga nag-aaral, taas ng kamay. O, ganito na lang, Campus Harvest, okay, ganito. Forget about winning souls and making disciples if you will not glorify God through your excellence. Unahin mo na lang muna yan. Mag-aaral ka mabuti. Huwag kang maging bulakbol. Yun na muna unahin mo. Tapos, win souls, make disciples. Hello? Wala, parang tahimik kayo ah. Hello? Bakit yung mga magulang nyo hanggang ngayon hindi nyo madala sa Panginoon? Yung mga asawa ninyo, nakikita ba si Jesus sa pag-handle nyo sa bahay? Knock, knock! Pero hindi lang po ito exclusively between employer and employee. Sa lahat ng relasyon. Hello? Saan man yan, sabi ng Panginoon, gawin mo ang lahat as if. Ibig sabihin ganito, ang basis, bakit mo kinagalingan, ay dahil may relasyon ka sa Diyos. Hello? 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 Sabi niya, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. And that is excellence. Yung barometer ng spiritual condition mo ay ito. Are you working with all your heart? Hello? And am I working, okay, a project as if I am working for the Lord? So, paano ko gagawin ang project na ito? Paano ko ito gagawing excellence? So, sinasabi ng Bible, then do it for the Lord. Para sa asawa, kung ang mapapangasawa ko ay ang Panginoon, paano ko siya mamahalin paglilingkuran? Hello? Naging excellent kapag nasa isip mo,
Sandali. Paano kung si Lord yun ang pangasawa ko? Paano ko kaya sa paglilingkuran? Then dapat din yun ang quality na pagbibigay ko ng serbisyo sa aking asawa. Para sa anak, kung aalagaan ko ang Panginoon, na parang anak, papakainit, iingatan, tuturuan, siguro ibibigay ko yung best ko. Now, good news, hindi mo naman anak ang Diyos. Pero may anak ka, bigay mo yung best mo sa anak mo. As if you are working for the Lord. Hello? Para sa amo ko, kung amo ko si Lord, paano ko kaya? Paano ako magpa-perform? Hello? Then, may amo ako ngayon. Bibigay ko yung best ko. Amen? Kung alam kong ang gagawin ko sa buhay ay ginagawa ko sa Panginoon, ano kaya sa tingin mo magiging resulta nito? Para sa buhay ko, para sa boss ko, sa bahay ko, at sa ikakauunlad ng bansa. My point is this, we are contributors. Christians are the greatest contributors. Amen, in our society. Lahat na matitinding kanta, lahat na matitinding libro, ay naisulat ng Kristiyano. Wala na rin tataas pa eh. Kung hindi siya gawa ng Kristiyano na galing sa Panginoon. Although ako, nagbabasa ako ng secular, pero may buhay sa gawa ng Kristiyano. Tayo ay contributors. We need to do excellently for the Lord. Ang problema, nagtatrabaho lang tayo para makaraos. Walang eternal value ang ginagawa na. Nagpapaaral lang tayo ng anak dahil kailangan, walang eternal significance. Nagtatrabaho lang tayo, alam mo yun, para magkapera, walang eternal impact. Hello? Dapat mag-desisyon tayo, Lord, lahat gagawin ko para sa'yo. Mag-glorify ka dito, mababago ang bansa. Sa contribution ko, dahil ang nasa isip ko, ginagawa ko yan, para sa'yo, tinataas ko ang bandera mo. At ang name tag ko naman na suot-suot, ID na suot-suot ko, is I am a Christian. Lord, ayusin ko. Now, hindi ko kaya sa sarili kong lakas, Holy Spirit, empower me. Hello? That's why, may kapangyarihan na pinapangako ang Diyos sa atin na biyan sa sarili nating galing. Dahil alam ng Panginoon, may limit tayo. Pero kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, literal, excellence to the highest level. Amen? If you cannot do great things, then do small things in a great way. Sabi ni Napoleon Hill. Kasi hindi pa ako makagawa ng great things. Then, crew ka ngayon, assistant ka ngayon, secretary ka ngayon, then do things in a great way. Palapakan po natin ang Panginoon. Taas ang kamay na nabibless. Now, kaya ko ba to? Yes. You know what? Ano po sabi ng Bible? Sabi niya, the Spirit, okay, that we received, sabi niya, okay, tinan natin yung verse. Naka-flash ba? Yung Spirit daw na nireceive natin, okay, ay tatlo, sabi niya, power. Yung Spirit na nireceive natin ay binibigyan tayo, I'm sorry, ng power, love, and sound mind. Sabi mo nga, power, love, and sound mind. Sino ang nakatanggap ng banal na Espiritu Santo? Sino ang may power? Wala, kilikili power lang, ganun. Sino may power? Love. Sound mind. O lutang lagi sa trabaho? Lutang lagi. Sinabi na ng boss mo, gawin mo to. Ay, kinabuha ka. Ay, nakalimutan ko po. Ay, nakalimutan ko po. Ay, nakalimutan ko. Sound mind. Ano kayang merong spirit ka? Baka kailangan ka pa i-deliverance. Sabi mo nga, power? Power. Love? Love? Sound mind. Sabi na nanay mo, bilan mo nga ako ng suka. Okay po. Pagbalik mo, binilan mo ng bawang. Sabi niya, ano to? Sabi niya po, bawang. Sabi ko, suka. Sabi niya po, bawang. Pambihira mali pa yung nanay niya. Bakit nagtitext? Bawa, bili mo naman ako suka. Okay po. Sound mind.
Hello? Hello? Even sa tech, hindi lang power, love, sound mind din. Pagpa-PowerPoint, power, love, sound mind. Hindi, huy, ano ka ba? Third point, ay talaga, nasa first point ka pa rin. Bakit iniisip mo ang crush mo? Power, love, sound mind. Taas ang kamay ng gusto ng sound mind. Then papuspos ka kay Holy Spirit. Hello? Number two, excellent love for neighbors. Matthew 22:37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Wow! So, pangalawa, saan tayo kailangan ng maglagay ng excellence? Okay, sa pag-ibig natin sa tao. Life must be lived for God and for His people if you want it to be meaningful. Kasi pag puro tanggap, ito ah, Red Sea, puro tanggap, walang outlet, pambira ang alat ng tubig, walang tumitirang mga isda. Hello? Bakit walang outlet eh? Kapag ikaw puro trabaho, ang iniisip mo is ano bang content ko next week sa YouTube, puro makeup, puro pera, your life will be dead like a Dead Sea. Hello? Malalanta ang buhay ng isang taong puro sarili ang iniisip. Sa totoo lang po, isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko is yung natutunan, dati kasi, bata pa lang kami, Christian na kami. Lumaki po ako, nani, tatay ko, pastor. So, pagkasabi ng mama ko, Fady, may mapakilala ko sa'yo. Ano, sino naman yan? Di pa ako born again on. Halika, anak ko. Hi. Parang ako anak ng pastor. Kami. Wala kami pag-ibig sa tao. Pero nung sinapalpal kami ng Panginoon, sabi niya, Fady, magpapasor ka. I will release to you love for people. Ay, pambihira kahit hindi nasabi ng nanay ko, Fady, giti ka na ma. Ay, ngingiti ka na sa tao. Bakit? Meron ka ng pag-ibig sa tao. At yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nakamining ang buhay ko dahil nag-umpisa akong Lord, hindi lang mahalin ng Diyos, pero magmahal ng tao. Ang sabi ng Biblia, listen to me, love God and love your neighbor. Kahit ayaw mo, command ni Lord dyan. And we need to do it excellently. Magmamahal at maglilingkod ka na rin lang, itodo mo na. Hello? At paano tayo magmamahal ng todo? Kapag nagbigay tayo ng serbisyo sa tao ng todo din. Love is equal service. Hindi lang compassion. Service. Kasi yung compassion, mauuwi sa service. So, sinasabi ko na yung pinaka-ultimatum, yung pinaka-dulo, hindi lang mercy, hindi lang forgiveness, hindi lang compassion, service. So, if you really love people, then you will serve people. And kung maglilingkod ka na rin lang, then gawin mo na ng best mo. Tingin mabuti sa akin. Yung service mo ba sa tao, pang five-star service, ang quality o low-class service? Sino dito nakapunta na sa hotel na five-star? Taas ang kamay. Wala pa. Kawawa naman tayo lahat. Kaya mahal ang babayaran mo kasi pagpasok mo pa lang, naamoy mo na yung pabango na sinispray dito ni Sean. Naamoy nyo ba? O ko lang nakakaamoy, okay. Diba, pagpasok mo pa lang five-star quality, yung room mo five-star quality, yung CR five-star quality, yung service ng tao, nakangiti lahat ng tao, five-star quality. Pero pumunta ka sa isang pipitsuging, you know, low-class hotel. Maiinis ka eh. Pagbukas mo pa, baka makakita ka ng ipis. Hello? Sorry po, pero pag pumasok ka sa Shangri-La, ibang klaseng service ang mararanasan mo. Listen to me, time na natin mag-upgrade sa service natin. Na yung service na binibigay natin sa tao pang five-star quality. Taas ang kamay ng gusto na yung service na binibigay niya sa anak niya pang five-star quality. Hello? Yung service na binibigay mo sa asawa mo, pang five-star quality.
Yung service na binibigay mo sa magulang mo, 5-star quality. Yung service na binibigay mo sa ministries mo, pang 5-star quality. Ibig sabihin, kung nasa connect ka, titindihan mo. Ibig sabihin, kung nasa photography ka, mag-aaral ka. Ibig sabihin, kung ikaw yung kumakalikod dyan ng tech, ay pambihira, hindi mo na kami aasarin. Pang 5-star quality. Hello? Ibig sabihin sa discipleship, pang 5-star quality. O 5 minutes ka nagre-review before ka mag-word. O magla-life ka, 30 seconds ka magre-review before ka mag-life start. Hello, sa life groups natin, are we giving our best? Hello? Is this the best I can give? Am I giving my best? May isang pastor, yung pinuntahan ni Marian, sabi niya, ang ganda, sabi niya, administration is love. Huh? Sabi niya, sa lahat ng papasok sa ministry sa church, sabi niya, administration is love. I need to tell them this, that everyone needs to be good administrators. Hindi lang yung pinaka-head. Everyone. Sabi mo nga, everyone. And then sabi niya, meron daw siyang secretary. Yung secretary niya namimigay, siya yung namimigay ng letters from the pastors tuwing birthday daw nung members. So, namimigay siya. Isang araw, may lumapit na napakadami mga tao dun sa pastor. Sabi niya, Pastor, oh, I received a letter from you. Thank you, but it's not my birthday yet. Nagulat yung pastor. Ha? Okay. So, binalikan niya yung secretary niya. Sabi niya, what happened? Sabi niya, ang dami daw nakaka-receive ng letter coming from me, eh hindi naman daw nila birthday. Ay, i-check ko po, Pastor. Sorry. Sorry po. So, chinek niya. Ay, Pastor, may naklik pala akong mali dun sa Excel. Sorry. Sabi niya, okay. Napatawad kita. Sorry. Okay. Pero mapaparating ba sa mga taong maling na nakatanggap ng maling letter ang sorry natin na nagkamali tayo? At ang pinakamatindi dyan, matatanggap ba ng mga may birthday? Definitely sasabihin ng mga may birthday na hindi naka-receive ng letter, sabihin nila, hindi ako mahal ng pastor ko. Hindi ako nakatanggap ng letter. Pwede bang makarating sa kanila yung sorry na yun? No. Tayo lang ay sorry, okay. Pero, ang tingin nila, misadministration is not love. Hello? May kausap po ba ako rito? May kausap po ba ako rito? Lumalabas, sabi niya sa secretary niya, do you know that administration is love? When we have sound mind. Pag may sound mind tayo, at hindi tayo putyo-putyo, at hindi tayo bara-bara, at binibigay natin yung best natin, makakarating ito sa tao at sasabihin niya, mahal ako ng church ko. Connect. Pwedeng, ah, kasi nagkasakit ako this week. Alam mo yun, hindi ako naka-follow up. Okay, nagkasakit ka, okay. Ay, nagkamali ako kasi hindi ko nasulat yung ano, record. Pero para sa mga new friends, nasa isip nila, hindi ako mahal ng church na yon kasi hindi naman ako finalo up. Hello? Administration. I love that. Being OC is love. Being on your mind is love. Lahat dapat na nagsiserve, dapat may ganito. Kaya nga sabi ko, hindi lang power, hindi lang love, pero sound mind. Walang excellence pag bara-bara tayo naglilingkod. Walang excellence pag bara-bara, wala tayo sa sarili. Walang excellence doon. At sasabihin ng tao, hindi mo ako mahal. I wanna tell you, that's not of the Lord. Let's love people excellently. Amen? At hindi lang yun, dapat wala tayong pinipili. Tama? Hello? Hindi ka nagja-judge ng tao. Madali ka rin magpatawad. Lahat dyan, excellent. Alam mo si Jesus, He gave His best service to His disciples and to humanity. When He came here on earth,
He gave His very best to serve us. He fed the hungry. He healed the sick. You know, nagkwento siya ng mga parables excellently. He washed His disciples' feet. And even ang krus, tinapos niya excellently kahit na mahirap. Wala akong masabi sa service ng ating Panginoong Heso Kristo. Alam mo, kapatid, maglilingkod ka na rin lang at magmamahal ka na rin lang, ibigay na natin ng todo. Tatayo po tayong lahat. Gusto ko po lahat ng mga ministry heads, punta po rin mga nagbi-minister ngayon. Halika, punta kayo rito. Halika, halika. Come, everyone. Palakpakan din natin lahat ng to. Ito lahat ng mga nagbi... Come on, lahat ng mga nagbi-ministry. Come here. Yeah. Kung wala tong mga to, di ba? Halika rito. Sino pa po nang nasa likod? Halika. Ayan, sila. Palakpakan din po natin ang worship team. Ito, salamat. Ito rin. Woo! Huwag kayo mahiya. Dito ka. Yes. Dito kayo. Yes. Oh, ito yung challenge sa atin. Yung mga kumakanta dyan, kumanta na. Yung mga sumasayaw dyan, sumayaw na. Yung mga nagpo-photography dyan, mag-photography na. Yung mga magagaling sa tech dyan, mag-tech na. Kasi mapapaus na to. Lagi siya yung kumakanta. Paus na siya. Amen. Gusto natin may team 1, team 2, team 3, team 4, team 5, team 6 na excellent lahat. Amen. Pagdating sa ministry. Pero hindi lang pagdating sa ministry. Hello? Magaling sa bahay. Alam mo yung homebodies, gusto kong kasuklaman eh. Pero alam mo, isang ganda rin eh, no? Bakit? Kasi nalilinis na natin yung bahay natin. Kapatid, kung ang banal na spirito nasa'yo, hindi ka titira sa madumi. Bakit hindi ka daga? Hello? Maglinis ka, kapatid. Kung lahat ng dinadaanan mo madumi, nadudumihan, gumugulo, magtanong ka na, Lord, nasa akin ka pa ba? Puspusin mo ako muli. Kasi lahat na lang nasisira ako. Lahat na lang dumudumi. Yung bahay namin, madumi. Alam mo, malalaman mo pala pag may Kristiyano sa bahay, luminis yung bahay. Hello? So, hindi lang magaling sa church, pero magaling sa school at sa trabaho. Pero, I wanna tell you, gusto kong umiyak. We appreciate all of you. Ha? Huh? And even our coaches... kanina, alam mo si Coach Norman, masarap biruin, pero biru lang po yun. I'm so blessed to have him. Si Ate Christine and the rest, si Kuya John and the rest. Si Kuya, sino rito ang na-appreciate niya ang church ngayon? Malinis na dati, mas malinis pa ngayon. O hindi, hindi nyo napapansin. Wala. Diba? Napapansin. Kuya Sean, bring it on! Yan. Amen. At lahat na Tita Emily, Abraham, and the rest, no? Now, itong gagawin po natin, we need to multiply ourselves. Amen. At ang maganda, lahat ng tao, ito nga ang tanong natin eh. Tanong natin, ano ba, taga-panood ka na lang ba? At taga-upo, you need to serve. Hello? At hindi lang dito, dadali natin outside the church, kung saan we will be a blessing to our schools, communities, to the society. Hallelujah. Amen. Amen? Hindi tayo manggagancho. Hindi tayo manloloko. Hello? Hindi tayo corrupt. Hello? Pero tayo ay magiging contribute. Who wants to be a Joseph? Na, saan man siya pumunta, ang sabi ng amo niya, ang sabi ng boss niya, ano meron sa'yo? Pinagpala yung bahay ko! Pinagpala yung office ko, yung department ko! Pinagpala yung Pilipinas, bakit dahil naisilang ka? Joseph of this generation,
Hindi lang magaling sa church, pero magaling sa labas ng church. Si Daniel, hindi lang magaling mag-pray, nag-excel. Hello? Sa kuna, hindi, nga pala, hindi siya pastor, pero he works for the government. Pero pambihira po nung panahon niya, kung gaano nag-excel. Amen. At paano siya naging blessing sa Babylon, na isang bansang wicked, naging pagpapala po siya. At nakilala ng Diyos ang Babylon dahil po sa kanya. Amen. Let's worship the Lord. Dito na tayo mag-worship. Huwag na kayo bumaba. Amen. Let's worship God. Thank you, Jesus. Yes. Ang ganda niya. Sige. Amen. Use it for... Okay. Benson, kanta ka. Bigyan niya ng mic si Benson. Okay, for the last time, raise your voices with all your hearts. After nitong service this week, usap-usap, ano kailangan nating i-improve, paano tayo dapat mag-excel given you are appreciated, really, really, with all my heart. But this is the time to excel. Life groups, usap-usap, paano natin itatawid na ang sarili natin sa excellence. Huwag nating palagpasin itong session na ito. Time to re-evaluate. Time na para mag-usap. How can we worship the Lord excellently? Sa ating mga bahay, sa ating mga eskwelahan, sa ating mga trabaho, baka pwede mag-usap-usap na ang pamilya. Ano, paano natin i-worship ang Panginoon sa ating tahanan? Paano na natin ipaparamdam sa ating mga kapitbahay na born again ang mga nakatira rito? Ano itsura natin bahay? Ano ba? Maglilinis na ba tayo? Mag-aagalangan? Magre-respetuhan? Pag-usapan niyo po. At kung ikaw ay nagtatrabaho, I want you to have, you know, a reflection. Reflect. Am I being a blessing to my bosses? Lord, we want an excellent life. And sabi mo, hindi ito imposible. When the Holy Spirit came, sabi mo, posible ang buhay na excellent. Hindi lang yon, we can do all things through Christ who gives us strength. Gusto namin excellent mothering, excellent fathering, excellent relationship as a couple. Excellent, Lord God, ang aming buhay. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, erase mo lahat na maglingkod sa iyo ng buong buo at ng totoo. Even ang aming mga youth, ang aming mga kids, hindi hihintayin na mag-20.
maglilingkod sila ngayon din. At magugulat kami lahat ng henerasyon, lahat ng mga edad, maglilingkod sa'yo. Raise your hands, may the Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, give you peace. Go and sin no more. God bless you. Lahat po ng mga first-timers natin, I wanna invite you here in front. Ate Marian will talk to you because, you know, tutulungan namin kayo paano magkaroon ng excellent life with Jesus. God bless you. See you next week.